ang lahat. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, pinagdiriwang natin ngayon ang pagtatampok sa krus na banal ng Panginoong Hesukristo. Ginugunita dito ang tatlong mahahalagang kasaysayan tungkol sa krus ng Panginoon. Una, ang pagkakita ng tunay na krus ni Santa Elena, ina ni Emperador Constantino. Ikalawa, ang pagtatalaga ng simbahang itinayo ni Constantino sa lugar ng pinaghimlayan ng bangkay ni Jesus noong siya ay namatay sa krus. At ikatlo, ang pagbabalik ng tunay na krus sa pamamagitan ni Emperador Heraclio sa Jerusalem matapos nitong matalo ang mga Persyano sa labanan. Ngunit sa isang mas malalim na kahulugan, ipinagdiriwang natin ang kapistahang ito dahil sa naging kasangkapan ito ng ating kaligtasan. Kaya halina, itampok natin ang krus ng pag-ibig niya sa atin. At upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito." Dahil dito, sila'y pinadalha ng Panginoon ng makamandag na ahas at sino mang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon, "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin. At sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit ulinigin salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinhaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y
mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Datapwat noong sila'y lilipuli na ng Diyos. Nagsisi ang karamihat sa kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos. Ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat. Pagkat yaoy pakunwarit, balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, naghahari kataksilan. Hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayunpaman palibhasay, Diyos siyang mahabagin. Ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya ay Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkos, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Anupat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa ay maniniklohod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumasamba sa iyo at gumagalang sa krus mo na kaligtasan ng mundo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo,
walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa araw na ito, ginugunita po natin ang pagtatampok sa krus na banal. Marahil may mga taong magtatanong, bakit ho binibigyan ng parangalan ang krus? E ang krus ho ang dahilan kung bakit si Jesus ay nagpakahirap at namatay. Bakit ho iginagalang ang krus kung sa pamamagitan ng krus na yan, nakita natin ang ating Panginoong Jesus na nahirapan. Ngunit ano nga ba ang meron sa krus? Ano nga ba ang krus sa buhay natin bilang mga Kristiyano at Katoliko? Noong panahon ni Jesus, ang pangit ho ng tingin nila sa krus. Bakit? Dahil ang krus ay isang parusa sa mga taong malaki ang pagkakasala. Ang ipinapako sa krus, mga magnanakaw, mga pinapako sa krus, ang lumabastangan sa pangalan ng Diyos. Malaki ho ang pagkakasala ng mga taong ipinapako sa krus. Kaya ang pangit-pangit ng tingin nila sa krus. At nasaksihan po natin sa pamagitan ng ating pananampalataya na ang Diyos, ang anak ng Diyos, ay ipinako sa krus. Ngunit, ano nga ba ang dahilan? Tandaan natin na sa pamagitan ng krus, ipinaramdam ng Diyos sa pamagitan ni Jesus ang kaniyang pagmamahal. Kung nung panahon ni Jesus, ang krus ay simbolo ng kamatayan, sa pananampalataya natin, ang krus ang sumimbolo ng panibagong. Huwag lang nating tingnan yung pagpapakasakit at pagkahirap. Bagkos kapag tumitingin tayo ng krus, ito rin ang pagkakataon upang tayo ay patuloy na magpasalamat dahil ang Diyos sa pamagitan ng kanyang buhay, binibigyan tayo ng buhay. Mula sa simbolo ng kamatayan, ngayon sa ating buhay na pananampalataya, ang krus ay sumisimbolo ng buhay. Pangalawa, ang simbolo ng krus ay simbolo ng sakripisyo. Kapag meron po akong nakakausap na deboto, at tinatanong ko po, bakit po kayo naging deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno? Merong mga deboto na nagsasabi, Father, kasi po, kitang-kita po namin sa mukha ng mahal na pong Jesus Nazareno na siya po ay nabibigatan sa kanyang krus na pinapasan. At ako po sa buhay ko, sabi ng debotong nakausap ko, marami din po akong hirap na dinaranas. Ngunit ipinapaalala sa akin ng mahal na pong Jesus Nazareno
na sa buhay natin bilang mananampalataya, kailangan nating magsakripisyo. At ang pagsasakripisyo na ito, laging nakaugat sa pag-ibig. Dahil walang nagsasakripisyo na hindi umiibig. Bakit ka nga ba nagsasakripisyo sa pamilya mo? Dahil ikaw ay umiibig sa iyong pamilya. Bakit ba kailangan mong magsakripisyo sa pamagitan ng paghahanap buhay? Dahil mahal mo ang iyong pamilya. Sa madaling salita, sa bawat pagsasakripisyo natin, nandoon ang pag-ibig. At kapag tinitingnan natin ang buhay ni Jesus na pumasan sa krus, laging ipinapaalala nito na ang Diyos ay tunay na pag-ibig, na ang Diyos mismo ay umiibig sa atin. Kaya nga, ang buhay nating mga Kristiyano, kulang kung wala ang krus. Dahil sa pamagitan ng krus, ipinaramdam sa atin ng Diyos ni Jesus ang kanyang pagmamahal. Kaya ano po ang hamon sa atin? Ang hamon sa atin, mga kapatid, na tayo din ay magbata ng krus. Tayo din ay patuloy na magbuhat ng krus. Hindi upang tayo ay laging mahirapan, hindi upang tayo ay laging masadlak sa paghihirap ng buhay, kundi sa bawat pagbubuhat natin sa krus, nagiging kagaya din tayo ni Kristo na umiibig sa ating kapwa at higit sa lahat sa Diyos. Mga kapatid, ang krus ang nagbibigay ng buhay. At kung gusto natin magbigay ng buhay, dapat marunong kang magsakripisyo. At sa iyong pagsakripisyo, dapat nagmumula ito sa pag-ibig. Dahil ganyan ang pagpaparamdam sa atin ng Diyos. Ganyan lagi ipinaparamdam sa atin ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal. Kaya nga sa araw na ito, sa araw ng pagtatampok sa krus na banal, isipin natin yung mga pagkakataon na tayo din ay nagbata ng krus. Tayo din ay nagbitbit ng krus. Dahil yan din ang mga pagkakataon na tayo ay umibig at nakaranas ng pag-ibig mula sa Diyos. Kaya nga saktong-sakto po yung ating Salmo Responsorio para sa araw na ito. Ang sabi natin, hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. At ano po ba ang pinakadakilang ginawa ng Diyos para sa atin? Ibinigay, inialay ang kanyang anak dahil sa kanyang pagmamahal para sa atin. Mga kapatid, kapag nakikita natin ang krus, hindi lang basta ito pagpapakasakit at pagpapakahirap. Kapag nakikita natin ang krus, ipinapaalala sa atin kung gaano kalaki ang pagmamahal ng Diyos para sa ating lahat. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na nagmahal ng labis sa mundo. Kaya't ibinigay ang kaniyang bugtong na anak upang mamatay sa krus para sa atin. Ating itutugon, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang simbahan sa lupa naway magpatuloy sa paglaban
patungo sa tagumpay sa ilalim ng bandila ng krus. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga mamamayan ng ibang bansa at kultura naway makatagpo ng kalayaan at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristong itinaas ng Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga nangangailangan ng habag at pagpapatawad ng Diyos naway makatagpo ng pag-asa sa krus ni Kristo bilang daan sa kapayapaan at pagkakasundo, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makita sa krus ni Kristo ang pag-asa sa lubos na paggaling at panunumbalik ng kalusugan, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga nahihimlay kay Kristo, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng sakripisyo ni Kristo, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ama naming mapagmahal, nasa krus ang aming pag-asa sa buhay na ito at sa kabila. Ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan habang nagpupuri kami sa iyo dahil sa iyong mga awa sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Thank you.
Silod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan,
at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Tanan,
iyong pag-ibig ko'y sa'yo'y di matalik ng anumang maibibigay o maipapangako na ang pagkamalas sa'yo'y maging tanging sanhi ng pagmamahal ko sa'yo, ng pagmamahal ko sa'yo, aking haring nakapako. Mga paalala, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang usong kinamatayan ay sagisag ng pangkaligtasan. Nuestro Padre
Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.